Balot sa Ayan. Ayan po yung i-discuss ko sa inyo. Nandun pa rin ho tayo sa mga taxpayers na ang choice ay bayaran ang kanyang income tax return, income tax liability ng 8%. Ito pong bidyong ito para ho sa mga individuals, non-VAT registered, at ang choice niya is ayaw niya na magbayad ng 3% percentage tax, kaya pinili niya 8%. Second quarter. Suggestion ko, yung first quarter, yung permanent files part 1 and part 2, dapat napanood nyo na. Ano? O, bigyan ko kayo ng 3 seconds. Kunin nyo na yung mga 1701Q ninyo. 1, 2, three. Okay. Doon sa ilalim ng 1701Q, mayroong kayong makikita. Number 1, for the year. Lalagyan ho natin yan ng year. So, ang year na ilalagay nyo lagi dyan, sir, yung year na concern. So, ngayong taon na to, ang year na concern ay 2018. So, ilalagay natin yung 2018. Ayan. Doon ho doon sa second quarter, sa number 2 quarter, e-X ho natin yung second. Hindi ho check, ha? Hindi check, kundi X ang nire-require ho ng batas. So, ang ibig sabihin ho ng second quarter, magsisimula ho siya ng April 1 hanggang June 30. Ayan, second quarter ho yan. Number 3, amended return. Of course, lalagay natin ay no. Number of sheets attached, ilalagay nyo 0. Ayun po. Sa number 3, no. And number of sheets attached, 0. Ngayon, pupunta ho tayo doon sa number 8. Sa number 8, iko-cross nyo uli yung business income 8% IT rate. Nakita nyo ho ba yon? Business income IT rate. Kalimutan ko, dapat palang gagamitin yung ball pen ay black. Hindi po red. Bawal ho yung red. May penalty ho yan. 1,000 pesos o orange, black. Okay? Punta naman tayo doon sa number 16. Ang iko-cross out nyo ho doon is yung 8%. Ayon. After magawa nyo na ho yan, pupunta na ho tayo doon sa second part or second page. Yan. Para hindi ho madaya kayo, ha? Lagi ko sinasabi, yung para ho sa spouse, lagyan nyo lahat ng 0. Lalagyan ko 0. So, ganun na nga. Yung column para dun sa asawa nyo, whether asawa ninyo ay tawag nyo Mr. o asawa nyo, tawag nyo Mrs. ilalagyan nyo na 0. Ito po, yung 0. Ayan, yung column na yan. Hanggang sa ibaba. Ang purpose ho natin para yung mga salbahe, hindi maglagay ho ng figure dito. Of course, yung 0 hanggang dito ho sa front page, ayan ho yung 0. Papansin nyo, ayan. Okay? Now, lalagyan din po nyo ng 0 yung schedule 1. Nilagyan ko na. Kasi irrelevant ho yung schedule 1. So, ang relevant ho sa inyo yung schedule 2, schedule 3, at schedule 4. So, nilagyan ko rin na 0 yung schedule 4 kasi wala naman kayo niyan eh. Schedule 3, nilagyan ko na ng 0, pero explain ko na later. Ang didiscuss ko is schedule 2. Ball pen, ano kulay? Yes. Tama. Black. So, number 47, lagay natin, for example, second quarter natin, ang sales natin ay 600,000. Oh, 600,000. Ayan. So,
add non-operating income, yung number 48, lagyan natin 0, wala naman eh. Yan lang naman ang pinagkakahanap buhayan nyo eh. So, number 47 plus number 48, 600 plus 0, eh di lalabas eh, ano? 600, syempre. Tinitis ko lang kayo. Tapos, i-add down natin yung previous quarter natin. Nakita nyo ho ba yun? Add number 50, number 50, yung previous quarter. So, ito yung previous quarter natin. Yan. So, saan natin pipick upin yun, sir? Yun. Pipick upin natin dito. Ayun. Saan, sir? Ayun, no? Nakikita mo ba yung 250? Number 53. Total taxable income to date, 250. Yun ho yung pipick upin natin. At ilalagay natin dito. So, ilalagay natin dito. 250. Ayan. Cumulative. O, 600 plus 250 is 850. Ayan. Less. Allowable, wala na ho tayong ile-less na 250 dyan kasi na-claim na natin noong first quarter. Ito ho yung first quarter, na-claim na natin yung 250, kaya ilalagay natin dyan 0. So, 850 plus 0 is 850. Ayan. So, 850, imumultiply nyo na ngayon ng 8%. Gagamit ho tayo ng calculator. Ayan. So, 850,000 multiplied by 8% is 68,000. So, ilalagay nyo yung 68,000 doon. Mm-hmm. Ayan, 68,000. Ngayon, 68,000, tinatanong ka dito, total amount pay, ito yun eh. So, ilalagay mo is 68,000. Okay? 68,000 plus 0, ayun, number 63. 68,000 minus number 63 na 0 is 68,000. So, yung 68,000 na nakuha nyo ron, tax due, ayun, 68. Teka, meron pala akong kulang. Nakalimutan ko mga kasama, pasensya na ho kayo, na nagbayad pala tayo ng 20,000 nung nakaraan. So, ilalagay ho natin dito sa number 57, ayan, ng 20,000. I'm sorry. 20,000. So, i-ring down mo yung 20,000 dito sa ilalim. Ayon. Sa number 63. So, number 68, number 54 minus number 63 or 68,000 minus 20,000, ang lalabas po dyan hindi 68,000 kundi 48,000. Ayon. Yung 48,000 ngayon natin, ilalagay natin po dito sa harapan. Total tax due. Total tax due is 68,000. Saan ko kinuha yung 68,000? Ayun po sa number 54. Then, tinatanong ka, tax credits and payment, number 27. Ilalagay mo ay 20,000. Saan ko kinuha yung 20,000? Ayun, sa ilalim, number 63. So, 68,000 minus 20,000, ang lalabas dyan ay 48,000. Add penalties. Ayon. 48, paano ba? Mas maliwanag. Ayan, 48,000. Penalties. Eh, wala namang penalties dun sa schedule 4, di ba? Ayan, oh. Walang penalty, 0. San, sir? Ayun, oh. Number
po 67, 0. O, dilalagay mo rito 0. 48,000 plus 0 is 48,000. Very good. Number 31, aggregate, 48,000. Ibig sabihin ho ng aggregate, 48,000 dito at 0 doon. Ayan, 0, 48,000, tsaka sa spouse mo ay 0. 48 plus 0 is 48,000. Pipirmahan nyo. Ayan, pirma. Ang ginamit ko sa pagpirma ay kulay black. Then, magbabayad kayo ng cash. Nilagyan ko na ng NA, yung mga hindi nyo kailangan. Anong date? Halimbawa ay July 11, 2018. Nagbayad kayo ng 48,000. Of course, 00 yan. 48,000. Yan po ang gagawin ninyo sa pagbabayad ng cash sa bangko for the second quarter. Ang last day ho niyan ay August 15. Oh, huwag niyo kalimutan yung susunod kong video para ho sa sana ba para sa third quarter na. Third quarter na po tayo. Maraming salamat at lagi ho kayong mag-subscribe sa aking YouTube at maging Patreon ko kayo sa patreon.com/emilinotimaestro.